subukan nating pag-usapan at talakayin kung ano-ano ang mga teorya sa pagbasa. Ay, paano nga ba nagaganap ang pagbasa? Ano ba ang batayan na maaari natin panghawakan kung paano tuluyang naisasagawa ang daloy o proseso ng pagbasa? Ay, una, simulan natin ito sa binanggit ni Ginoong Balayos kaugnay sa teorya at psikolohikal. O, teorya sa prosesong psikolohikal na pagbasa. Aniya, ang mga teorya sa pagbasa ay binubuo ng mga pananaw ukol sa pagbasa. Ang mga teoryang ito ay nagtatangkang ipaliwanag ang mga proseso at salit na kasangkot at may kaugnayan sa mga gawain at proseso na nararanasan sa akto ng pagbasa. Linawin natin, pag sinabi natin ngayon teorya, maaaring ito ay hindi scientifical na napatunayan o napagtibay. Ito ay mga paniniwala o pagtingin kung paano maaaring nagsimula o naganap ang isang bagay. Sa bahaging ito ng pahayag na ating binasa, nagpapakita ito o sinusubukan itong ipaliwanag na nagkakaroon ng gawi sa pagbasa na kung saan nagkakaroon ito ng pag-uugnay sa nararanasan o karanasan ng mambabasa habang ito ay nagbabasa at binibigyan niya ito ng kanyang pagpapakahulugan o interpretasyon batay sa pananaw ukol sa pagbasa. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga tukoy o kilalang teorya pagdating sa pagbasa? Una, simulan natin sa teoryang bottom-up. Ma'am, ano po yung teoryang bottom-up? Pag sinabi natin teoryang bottom-up, ayon kina Wahlberg, Hare at Pulliam, ang pag-unawa ay nagsisimula sa pagkilala ng mga letra, patungo sa pagbasa sa mga salita, pangusap at talata hanggang sa kabuuan ng teksto upang magkaroon ng komprehensyon. Okay. Upang mas mabilis natin itong maunawaan, maaari nating isaisip ang isang ilustrasyon tulad ng tagilo o triangulo. Ang isang tatsulok, no, na patayo mula sa taas, ang tulis, tapos nasa baba yung malapad na bahagi. Sa teoryang bottom-up, ito ay nagsisimula sa baba, paakyat. Kaya bottom-up, na ang proseso daw batay sa teoryang ito ay nagsisimula sa teksto at ang kasunod o namamagitan ay wika papunta sa pagpapakahulugan ng mambabasa. Na kung titignan natin, kapag ka nagbabasa tayo bilang mga mag-aaral o mambabasa, pag humawak tayo ng aklat, ito ay nasa baba. Naririto sa bottom up na mas may malaki na bahagi ng tatsulok ang kinakatawan ng teksto. Nasa baba ang teksto o bottom, sa pagitan nito ay ang wikang ginamit papunta sa kaisipan o pagpapakahulugan ng mambabasa. Ma'am, di ba sa tatsulok nasa taas ay mas maliit ng bahagi? Dahil sa paniniwala ng teoryang bottom up, mas malaki ang ginagampanan na pagbibigay ng impormasyon ng mga nakasulat na teksto at kaalaman na ibinibigay nito pataas patungo sa pagpapakahulugan ng mambabasa. Yun ang paniniwala sa teoryang bottom-up kung paano nagaganap ang pagbabasa. Nagsisimula sa teksto ang mga impormasyon at ibinibigay ito sa pamamagitan ng wika para mabigyan ng pagpapakahulugan o kaalaman ang mambabasa. Kumbaga, nagsisimula tayo sa pagbabasa ng letra, salita, pangusap, tungo sa talata, pangkabuuan ng teksto at saka tayo magkakaroon ng comprehension sa teksto. Yan ang daloy sa proseso o teorya ng bottom-up. Ngayon, pagdating naman sa teoryang top-down, ito ay gawain sa pagbasa na nagsisimula ang mambabasa na bumuo ng prediction o hypothesis hinggil sa material. Ay, batay pa rin sa parehong batayan. Ay, ito naman ay baligtad na tatsulok o tagilo. Kung titignan natin, nasa taas yung malapad, nasa baba naman yung malaking maliit na bahagi sa baba, nasa taas yung malaking bahagi ng triangulo. Pero mananatili na nasa baba ay ang teksto. Sa pagitan nito ay ang wika para maunawahan ng mambabasa. At nasa taas pa rin syempre ang ating pagpapakahulugan. Kung kaya, ma'am, ang ibig sabihin sa teoryang top-down, nagsisimula sa taas papunta sa baba.
na kung nakabaligtad ang tatsulok, nangangahulugan po na mas malaki ang ginagampanan ng aking kaalaman kaysa sa teksto. Nagsisimula ang pagbibigay natin ng pagpapakahulugan para makilala sa pamamagitan ng wika ang mga nakasulat na teksto. Yun naman ang proseso ng pinaniniwalaan o pananaw ng teoryang top-down. Na kung iisa-isahin natin, nagsisimula daw unang bilang o mula sa taas ay ang mga kaalaman o dating karanasan ng mambabasa. Na ito ay tutuon pababa sa ating layunin kung ano ang nais natin maganap sa ating pagbasa. Ikatlo, bababa ito para sa pagbasa ng kabuuan ng teksto patungo sa talata, tasihimayin natin papangusap at pasalita para masigit nating maunawaan ang teksto. Saka pala magkakaroon ng comprehension sa teksto. Yan naman ang nakikitang proseso o daloy sa pagbabasa kung ang paniniwala ay batay sa teoryang top-down. Okay. Ikatlong teorya ay ang teoryang interactive. Dito, tinatanaw na ang teksto ay kumakatawan sa wika. At sa kaisipan ng autor, sa pag-unawa nito, ginagamit ng mambabasa ang kanyang kaalaman sa wika at sariling konsepto o kaisipan. Dito, nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng autor. Gaya nga ng sabi ni Widowson, ang pagbasa ay isang proseso ng pag-uugnay ng tekstual na impormasyon o impormasyong na ibibigay ng mambabasa sa teksto. So, ibig sabihin nga, sa proseso ng pagbabasa, hindi ito isang direksyon. Nagkakaroon tayo ng ugnayan doon sa binabasang teksto o sa impormasyong binabasa. Ayon naman kay Brown, ang pag-unawa o pang-unawa ng mambabasa sa pagbasa ay bilang communicative activity. At ang kasanayan sa pagbasa ay parehong mahalaga. Ay, ano man ang kalakip nitong kasanayan, importante, essential sa pagbabasa. At sa mismong nagaganap na gawain ng pagbabasa, aktibidad na agad ito ng komunikasyon. Ibig sabihin, pagkomunikasyon, may nagbibigay at may tumatanggap. May nagaganap. Kaya ito ay aktibong gawain. Interactive dahil nagkakapalitan ng gawi ang dalawang panig, ang mambabasa at ang manunulat o ang teksto bilang bahagi ng autor. Okay. Sa teoryang interactive din, mababanggit at mababanggit si Rummelhart dahil sa kanyang interactive theory o kaugnay ng interactive theory na kanyang ipinahayag ay ito ay ang paggamit ng mambabasa ng dating kaalaman ng iba't ibang estratehiya sa pagbasa upang magkaroon ng interaksyon sa kurso. Dito sa binabanggit ni Rummelhart na to na pagpapakahulugan, maaaring ito ay magkaroon ng pagsasanib o pagsasama-sama na lahat nang maaari mong gamitin para sa pagbasa, kaya interactive. Hindi sapat na magbabasa ka lamang. Kinukuha natin yung ating kaalamang semantiko, kaalamang sintaktiko. Pwedeng kasama din ang dati mo ng karanasan o kaalaman sa impormasyon. Sama-sama, iba-iba. Kaya nagkakaroon ng interaction ang mga ito para maganap ang ating pagbasa. Nagiging interactive nga naman ang proseso ng pagbasa. Ayon kina Burns, sinasabi naman na ang teoryang interactive ay kombinasyon ng teoryang bottom-up at top-down. Oo nga ma'am, parang kapag binasa ko yung teksto, mula sa baba, papunta sa aking isipan, bottom-up. Pero pagka nagkaroon ako ng reaksyon sa pagsang-ayon, di pagsang-ayon sa teksto o karagdagan, mula sa akin, pababa naman, papunta sa teksto. Maaring tama po ang binanggit ni na Burns kaugnay sa kombinasyon ng teoryang top-down at bottom up. Okay. Ikaapat na teorya ay ang teoryang iskema. Pag sinabi nating teoryang iskema, meron ditong binanggit si R.C. Anderson na ito ay, siya ay isang respetadong educational psychologist. Para sa kanya, ang terminong iskema ay ginamit ni Piaget, o unang ginamit ni Piaget noong taong 1926, na sinasabi na ang kahulugan nito ay higit na pinalawak ni Anderson, na hindi lamang basta ito batay sa dating kaalaman o dating karanasan ng mambabasa. Ito ay may malaking kaugnayan na para sa pag-uugnay ng dating karanasan at kaalaman ng mambabasa sa pagbibigay ng interpretasyon o pagpapakahulugan sa pagbasa. Okay. Sa
Sa teoryang iskema man, parang ito ay nahahawig sa pagbibigay ng pagpapakahulugan o interpretasyon sa binabasang teksto ng isang mababasa sa isang tiyak na sinulat ng author dahil na rin sa kanyang dating karanasan. Ito yung kanyang maaaring kasangkapanin o gamitin upang higit na maunawaan o magkaroon ng lubos na pag-unawa sa kanyang proseso ng pagbabasa. Ngayon, pag tinignan natin ang kabuuan ng apat na teorya, sa teoryang bottom-up, kung babalikan natin, ito ay pagbasa na nakasequential. Teksto ang focus ng teoryang ito upang unawain ang babasahin. Pagdating sa teoryang top-down, hindi ito sequential na proseso dahil ang focus naman nito ay ang mambabasa. Pagdating natin sa teoryang interactive, ito ay nakikitang kombinasyon ng dalawang unang nabanggit na proseso o teorya, ang bottom-up at top-down. At sa teoryang iskema, nakikitang ginagampanan ng dating kaalaman sa pag-unawa ang pangunahing batayan sa teoryang iskema. Kumbaga, bago basahin ang teksto, ang mambabasa ay meron ng nalalaman o may dati ng ideya kaugnay sa binabasa niyang teksto at iniuugnay niya ang kanyang iskema sa binabasang bagong teksto o paksa at binabasa rin niya ang teksto upang patunayan na yung kanyang dati nang nalalaman bago pa niya basahin ang teksto o hinuha o hula ay tama o maaaring ito ba ay may kulang o may dapat baguhin. Yan ang apat na teorya na maaari nating maging sanggunian kaugnay sa kung paano nga ba nagaganap ang proseso ng pagbasa. Ano-ano nga ba ang paniniwala kaugnay sa pagbabasa? Okay. Nawa po ay may naunawaan tayo sa ating usapan ngayong araw na ito dito sa Filipino. Tara, usap tayo.